Eto nga pala yung araw na pumunta tayo ng Riyadh, Saudi Arabia. Alas dos na madaling araw nga pala ako nakarating diyan. At finally, nakarating na rin ako dito sa Riyadh. Isa nga rin to sa mga pangarap ko na puntahan dito sa Saudi Arabia. Bali, pagkasundo nga sa akin ni Sir Nonoy, dumaan muna nga kami sa restaurant kung saan bibilan niya ako ng pagkain dito sa Black Pinoy BBQ dito sa Riyadh. Shoutout nga pala sa Black Pinoy na kumakain dito. Tapos nga namin bumili ng pagkain dito sa Black Pinoy. Diretso na agad kami sa hotel kung saan doon ako mag-i-stay na isang araw at nagatid nga pala ako ni Sir Nonoy, napakabait. Ali, sobrang daming nga binili sa akin ni Sir Nonoy na pagkain dahil para hindi ako magutom. Kata-sagat din pala sa gym, sa Riyadh, okay? Kilalang-kilala eh, no? Wala nga ako masabi sa ugali ni Sir Nonoy. Unang nakita ko siya dito, unang na-meet ko. Isa nga rin pala sa mga vlogger ng Riyadh at tiktokers na napakagaling. Finally, alas 3 na nga pala dyan ang madaling araw, nakarating kami sa hotel dito sa Riyadh. First time ko nga mag-hotel dito sa Saudi Arabia sa talambuhay ko. Man, inaantay ko lang umalis si Sir Nonoy at iiwanan natin ng bakas dito sa hotel. Uy, ano kaya yun? Bago nga ako dyan matulog, ay kakain muna nga ako ng bili sa atin ni Sir Nonoy, napakaraming pagkain. Ang akala ko nga ay makakapag-solo ako sa hotel dito sa Riyadh. Hindi pala, kasama ko nga pala dito yung asawa ko, on call, video call. Hindi talaga ako makalusot kahit saan ay nandun ang asawa ko. Katapos ko nga diyan kumain ay sobrang pagod din ako sa biyahe, kaya naman natulog na agad ako. Fast forward ng hotel, alas 10 na nga pala ng umaga diyan. Na nagising ako dahil alas 12 nga pala kami pupunta sa school para dun sa graduation. Sobrang nagpapasalamat nga ako sa nag-imbita sa akin dito sa doctor. Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi ko ma-experience yung masarap na buhay dito sa hotel. Charo. Ano ba namang hindi papayag ay libre lahat? Kain, hotel, gala, at samahan mo pa ng mababait na tao at staff ng doktor care. Ay ganito pala sa hotel, no? Ay, inosente. Merong shampoo, dalawang towel, malamig na aircon. Mas masarap sana kung may kasama ka. Testing ako ng testing ng blower, hindi naman pala nakasaksak, aroy. Kung nga tayo pumunta sa graduation sa school, lalapang na naman tayo. Ito nga pala yung natira ko kaganina madaling araw. Binili sa akin ni Sir Nonoy, napakarami. Hindi nga ako makapaniwala nakapag-hotel ako dito sa Saudi Arabia. Yung ganito, tatawag ka para mag-order lang ng kape. Uy, social yan. You want coffee, please? Okay. Thank you. Oh, ganito pala sa hotel, no? Para kang VIP. Order ka lang ng pagkain, kape, ay pupunta na dyan maya-maya. Sobrang sarap din talaga ng pagkain dun sa Black Pinoy BBQ dito sa Riyadh. Dahil sa isang order ay napakarami, halos hindi ko talaga maubos tatlong kainan. Hindi ako nagkakamali sa halagang 30 SR ay napakarami na. Maya-maya ay biglang may kumatok. Ito na siguro yung inaantay ko. Salamat, hindi na ako maghihisa sa hotel. Charot lang, babe. Order lang pala natin ng kape ay dumating na. Akala ko naman kung ano, sayang. Charot. Napakamahal naman ng kape dito, kaliliit ay 10 real. Wala tayong magawa dahil hindi tayo mabuhay na walang kape. Ang sarap lang talaga sa pakiramdam, no? Kung hindi mo inaakala na makakapunta ka ng Riyadh, kung iinbitahin ka, napakalaki ang businessman. Hay, salamat sa Saudi Arabia. Lahat yata na experience ko na dito ng magandang buhay, charot. Dahil may natira pa nga akong pagkain na inuwi ko na, sayang din, eh, baka magutom ako dun sa event. At dahil sabi ko nga, bago ka umalis dito sa hotel, mag-iiwan tayo ng maraming bakas. Pinindot mo ang isa, ibig sabihin, para sa ihi. Pag nagpindot ka ng dalawa, para dun sa tae. Ganun yon. Medyo tinipid nga lang din dito sa hotel at kaliit ng shampoo, kulang na kulang to sa akin. Ilang minuto pa nga lang at ako'y naligo na at ginamit ko na nga rin itong bathtub. First time ko nga rin makakagamit ng bathtub dito pa sa hotel, Saudi Arabia. Mas masarap sana gamitin itong bathtub kung may kasama ka. Uy, babe, sana wala, nandito ka na lang. Bali, dito nga pala sa Riyadh, pagkatapos ng graduation ay uwi na agad ako. Balikan nga lang pala yung ticket ko. Sobrang nakakabitin lang talaga pag pumunta ka dito kapag isang araw lang. Sonsi na nga pala dyan ng umaga ay nagchat na nga pala Sir Nonoy at nandun na nga doon sila sa baba at nag-aantay. Link ko na nga rin pala itong mga gamit ko at doon na diretso na nga pala ako pa-uwi pagkatapos ng graduation. Paisip ako, gusto kong kunin itong towel pero wag na lang. Pamakap ka pan tayo ng security dyan, makulong pa tayo. Charo. Parang ito ang gusto kong dalhin papuntang Jeddah. So ang problema, hindi kakas sa luggage ko. Napakalaki. Ay, kahit pa paano ay naging masaya naman ako dito sa hotel. Ay, nag-iwan ako ng bakas dito, alam nyo na yon, hindi ko na lang sinama sa video, baka tayo makapit. Basta ang mahalaga, na-experience ko yung mga hindi ko na-experience sa Pilipinas. Sobrang hirap talaga kapag kayo nagbablog na wala kang videographer. Kasi sinama yung videographer ko ay kamahal ng pamasahe, charot. Oh, munti ka mong pa maiwan yung cellphone mo sa hotel. Ito na nga pala, Sir Nonoy, sinundo na nga pala tayo papunta dun sa graduation sa batch 11 and 12 sa Riyadh, Dr. K. Wala akong masabi, napakabait ni Sir Nonoy. Yun lang po, maraming salamat, ingat, God bless, thank you Lord, sa blessing, sa araw-araw. Shoutout sa SLH Toda San Lorenzo, Hulo, Pililla, Rizal, maraming salamat po sa pag-suporta.